Hindi ba kayo nahihiya? O walang hiya talaga kayo kaya gusto nyo dati yung dating administrasyon? Dahil nakalulusot kayo sa mga masasamang gawain ninyo. Mayayabang kayo pag nakatalikod ako, ah. Mumuliti ka pa kayo. Eh, ba't hindi mo nire-report, Chairman? Ay, palibasa ba, kakampi ka nung nakaraang administrasyon? Eh, alam naman sa barangay mo na kinampanya mo yung dating administrasyon. O hindi mo i-report para sumama yung katayuan namin na hindi namin ginagampanan yung amin tungkulin. O, nag-iikot kami. O, tapos sa isang sulok ng barangay mo, hindi mo man lang maitawag sa pamahalaan. Eh, barangay official ka. So, ang gusto mo, Chairman, ang gusto mo, madumi ang barangay mo para madumi din ang bagong pamahalaan lungsod ng Maynila. Ganun ba ang gusto mong laban? Oh, ngayon, i-report nyo ito sa DILG. O, pasampahan nyo ng kaso. Ha? Negligence. O, bakit negligence? Eh, di ba obligasyon ng chairman yan? O, tas hahakutin naman ng syudad. Obligasyon. O, hindi niya i-report eh. So, hinayaan niya, ano yung barangay niya? O, ganyan. O, i-report nyo kay Secretary, Undersecretary din nyo. O, kasi dalawang bagay lang yan eh. Namumuliti ka. Ha? O wala kang pakialam sa kapitbahay mo o talagang marumi ka sa bahay. Kasi natitiis mo yan eh. Ako hindi ko matitiis yan. Eh, tingnan nyo, tambak ko. Oh. Smoky Mountain. Ang masakit dito, hindi yan ordinaryong basura. Ibig sabihin, malamang sa hindi, ah, ako nag-assess lang. Hindi yan ginawa ng taong bayan. O malamang yung barangay official, kaya mo yan. Sige, display mo dyan. Para makita ng taong bayan, walang kwenta ang bagong gobyerno ng Maynila. Bakit? Eh kasi kalaban natin sa politika ito. Ha? 6 ano? Barangay? 628. O, mali ako. O, 628. Kasi tinext lang yan kanina eh. O, 628. Barangay 628. Pinadala mo na yung truck. Nilinis na ngayon. O, pero hindi yun dahil sa nilinis namin. Yung report ng netizen na taga dyan, ikinikipit balikat nyo yan, eh batugan ka, Chairman. Kundi ka namumuliti ka. Wala kang pakialam sa damdamin ng mga kabarangay mo. Move on, Chairman. Ha, marasigan, ha? Magkikita tayo. Akala ninyo, matutulungges nyo ako. Puro kayo politika. O yan o, yung chairman dyan, barangay 628. Kaya mga kababayan, o nagmalasakit dyan kapitbahay nyo. O papa, eh kayo ba matutuwa niyan? Tingnan ninyo. Buti sana yung katulad doon nakita ko lang kay Sharif eh. O nalinis naman agad yun. Mabilis eh. Pero yan o, truck ko ng basura yan. Bodega, ano yan eh? Smoky Mountain na ang tawag ko dyan eh. Bundok ng basura eh. Tapos na araw-araw na na-atim niyo yan? Oh, eh, namumuliti ka. Oh. Tinanong ko ang DPS, may sulat ba yung chairman na hindi natin inaksyonan? Wala. Taong bayan na nag-report to. Netizen. Pinorward sa akin. Julius, hindi mo pinakita yung pangalan na. Oh, protect the interest of those netizen. Di ba lalabas dyan, o tayo ha, sa ano lang o tayo, Perenne Square. Nakita nyo yan, mga kababayan. Sino ang una nyong sisisihin? Alibawa lang, magsisihan muna tayo, magturuan tayo ng daliri. O sino may sala at wala. Di ba ang una nyong ituturo dyan? Yung mayor, walang kwenta. Ganun o yan. Ganun ang dating niyan. Huwag na tayo magkubli. At the end of the day, ako yung mananagot sa inyo. O, pero isinasatama ako lang. Kung yung chairman ng barangay na yan, o yan si Marasigan, na kulay kahel. Ano ba kahel sa English? O yun, alam nyo na. Eh, batugan ka kung di ka namumuliti ka. O, kung di ka naman batugan, namumuliti ka. Hindi ka pa nakamove on. Tigilan mo na yung ampalaya. Ang ampalaya, maganda lang yan sa diabetes. Huwag kang maging bitter. Mayayabang kayo pag nakatalikod ako. Ah. O yan, o. Trabaho yan.
O hindi mo ginagampanan ang trabaho mo. O ngayon, iulat nyo yan sa DILG. O lahat ang chairman na gagawa niyan, automatic iulat nyo sa DILG. Negligence. Kapabayaan sa tungkulin. Basta lahat ang makikita natin barangay na may tambak ng basura. Na ganyan. Iulat nyo sa DILG. Mumuliti ka pa kayo? Diba? Kayo po mag-assess, mga kababayan. Nagkukumahog tayo lahat dito. Kayo mismo, tumutulong nga dito. OFW, ha? Mga immigrant sa buong mundo, tumutulong sa siyudad ng Maynila, papadala ng pera nila. O siya nga pala, ang total na pera na padala nyo na lahat-lahat, 5,000,000 piso na. O mga OFW, ha? Mga immigrant sa abroad. O plus ito, si Aero na favorite ko. O, ayan. O Chairman Marasigan, di ka ba nahiya sa mga OFW, ha? Sa mga immigrants, sa mga kababayan natin na Manileño? Hindi ba kayo nahiya? O walang hiya talaga kayo kasi gusto nyo dati yung dating administrasyon? Dahil nakalulusot kayo sa mga masasamang gawain ninyo. Di ba? Nakakainit kayo ng ulo, ha? Simpleng trabaho yan, eh. May basura. Ang trabaho ng gobyerno, trabaho namin, hakutin namin. Kami ang pamahalang lungsod, eh. Trabaho namin yan. Kaya ba't di namin nahahapon? Dalawang bagay lang yan. Tamad ang mayor o binubulag ang mayor. I-report nyo yan si Marasigan, ha? Direktor Bagay ng Manila Barangay Bureau. Tawagin yan. Yan, chairman na yan. This is unusual. This is not an ordinary daily garbage. Pagsasabotahe ito, eh. Kasi tingnan nyo, puro debris yan, oh. Hindi yan ordinaryong basura ng bahay. Debris yan, eh. Oh, ang tawag yan, pagsasabotahe. Anyway, yan na natin yan. Papanagutin ko yan. Umasa kayo, mga kababayan. Wala nang pwede mang abuso sa inyo ng mga abusadong chairman. O, lahat naman ang mabubuting chairman, o, kikilalanin natin. Lahat ang mabubuting kagawad, kikilalanin natin. O, may isa pa dyan, yung NIMPA. O, NIMPA sa Tondo, yung chairman NIMPA. Medalya. O, isa pa yan. Matigas din ang ulo niyan. Magaling lang yan sa solicitation. Pero yung bahay niya, hindi niya pinasusunod. Yung mga kapitbahay niya, o tingnan ninyo sinabi. O, NIMPA medalya. O, ano sinabi? O, binoto niyo si Isko, eh. O, kaya yan. O, ginigiba yung bahay ninyo. Teka. Ano ba yung inilinis namin? Kalsada? Opo. Eh, sino may-ari ng kalsada? Si Isko? Hindi po. Di ba taong bayan? Kung hindi mo pala kaya mag-gobyerno, dapat mag-resign ka. Oo. Sino may utos na tayo magsaayos? Binigyan tayo ng magandang direktiba. Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kanino inutos? Secretary Anyo. Ano yun? Secretary ng DILG. Ano yung DILG? Department of Interior and Local Government. Eh ano ba ang lungsod ng Maynila? Local Government. Oh, may direktiba. Sumunod tayo. Kung hindi tayo susunod, ay bumili tayo ng sarili nating isla, NIMPA, medalya. Chairman. Kung gusto mo maging chairman, mahanap ka ng lupa sa dagat, o pamunuan mo doon. Kasi gusto mo ikaw masunod. Pero yung bahay mo, o yung bahay mo, hindi ka mag-isa. Pero kung makasisi ka sa mga kapitbahay na nakikiisa ng pag-aayos dyan sa kagitingan, puro kayo politika, eh. 4 na buwan na nakakaraan, 5 buwan na nga, eh. Hindi pa kayo nakamubuon. Tingnan nyo nga kung na-report yan. Alam ko na-report yan si NIMPA Medalya, eh. Chairman NIMPA Medalya.
Tingnan nyo nga kung nasuspindi na yan ng DILG. Pakita natin sa DILG kung tanungin natin sila kung talagang may asim sila. Kasi alam ko, kasama yan sa 99 na hindi sumusunod. Yan. Pag nakatalikod ang politiko, makapagsalita kayo, wagas. Diyan ka pa magsasalita sa mga kaklasiko. Sa mga ang piniperwisyo mo, yung mga taong tumulong sa akin. Ano-ano kaya? Anong klaseng pag-gobyerno yun? Eh ako nga, kakampi ko, giniba ko yung barangay huli. Malapit na malapit sa akin. O hindi naman na... O magtanong kayo doon sa ARPAPA. O si chairman na Itoy Ejercito, nasa gitna yung barangay hall. Kakampi ko. Durog ang barangay hall. O si chairman na Ann Abella ng District 3, Santa Cruz. Butika niya yung barangay hall. Obstruction. Durog. Kakampi ko yun. Durog. Ako na nagsasabi kung politikahan lang. O yan, mga kakampi ko yan. Durog. Pinakikiusapan ko. O, pati yung sa nanay mo. Sa ate mo. O, ayun. Si Major Ibay, ang kapatid niya, barangay chairwoman sa Tondo. O, durog. Asan ang politika doon? Eh kung politika, siyempre, mauna muna yung mga kakampi ko. Mailigtas ko sila. Pero hindi eh. Paano natin gagamutin ang Maynila kung puro politika lang? Please help me heal Manila. Tigilan nyo na ang politika. Tigilan nyo talaga. Yung mga ganyan, hindi maganda yan. Sabotahe yan eh. Pananabotahe yan. Ang dami natin mga kabarangay na ano. Out of 896 meron tayong 700 nakakampi. Alam niyo yan. Pero yung mga hindi natin nakakampi, binibigyan ko kayo ng kapanatagan, ng kalooban. Live and let live principle. Pero yung ganyan, masasabotahe kayo. Hindi kayo makikiisa. At kung makapagsalita pa kayo, pag nakatalikod ang politiko, wagas. Ang taba ng utak mo, nipa. Huwag kayong ganyan. Tigilan nyo na yan. Ako na nakikisuyo sa inyo. Ilang beses ko na kayong pinakikisuyuan. Pakiusap lang. Kita mo? Nabigyan din ng show cause order pala itong si Marasigan. Ayan, tuluyan nyo. Ayan, DILG, oh. Ano pa hinihintay ninyo? Ngayon lang, oh, yan. Ipakikita ko sa inyo yung text message yan. Ngayon lang yan. Natapos ang lahat-lahat. Ayan, oh. Hindi ko alam kung sumagot na yan si Marasigan. Yeah. Ako na nakikiusap sa inyo, mga chairman. Kagawad, oh na. Mahalin na natin ang lungsod. Magmahalan na tayo. Ang pagmamahal hindi sa salita lamang. Ipakita natin sa gawa. Makiisa kayo. Wala! Ano bang pakinabang ko dyan? Pag nilinis ko ba yan, kapakinabangan ko ba yan? Pag ginampan ako batong kuling ko, kapakinabangan ko ba yan? Kapakinabangan ng tao yan. Kaya nga tayo nagtumakbo sa halalan eh. Kaya nga kayo chairman, kaya nga kayo kagawad. Gusto nyo maglingkod sa bayan? Ba't hindi kayo maglingkod na lang? Ba't hindi tayo magtulong-tulong? Wala naman magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Yeah. O yan. O, sabi raw ni Romy, Director Romy Bagay, binaban uli pala ng Shokos Order si Marasigan. Oh. Wag. Wag niyong babuyin ang Maynila dahil na sa politika. Ngayon, kung hindi niyo matanggap, mga ilang chairman dyan, na ako mayor nyo, umalis na kayo sa Maynila, mag-resign kayo. Yan ang pinakamaigi. Kasi talaga ako, pipisunin ko kayo. Dahil aalisin ko talaga lahat ang mga pasakit sa Maynila. Yan, pinangako ko sa sarili ko. Lahat ng tulongge sa Maynila, lilipulin ko kayo. Pipilitin ko yan sa abot ng aking makakaya.
Gagawin ko ang araw ay araw, ang gabi araw pa rin. Malipol ko lang lahat ng tolongges dito. Dahil gusto na ng mga taga-Maynila, kaayusan, kalinisan, kapayapaan, kapanatagan. Kokonti na lang kayo. Makinig kayo sa kapitbahay ninyo. Maglingkod kayo. Yan ang obligasyon ninyo.